Okay? Ang nagsasalita po sa inyong ngayon sa Dilang Himpapuhin, no? So, alam ko po ito ay maririnig sa Luzon, Visayas, Mindanao, o sa buong Pilipinas, o sa amang-dakong lugar ng ating sulok ng daigdig. Ako po ay si Ginoong Arsenio Kuya Boy Antiporta Jr. Tumatayo po bilang National President po ng Partido Marika. So, tayo po ang nagsikap, no? Na ito ay maproseso at ito po ay maging isang karapat-dapat o lehitimong Partido Maharlika bilang partido, no? Ito po ay ating binuo since 2019 was pandemic time, no? So tayo po ay gumawa at kumilos ng ikangan nararapat kung paano natin ito ay magagampanan o magiging isang kaaya-ayang bilang isang lehitimong partido. So tayo po ay na-promulgate ng October 11, naapod po tayo ng October 12, 2021. So yun po, bilang isang nagsasalita po sa inyong harapan, so tayo rin po ay nag-file ng isang Partido Maharlika Party List. So tayo po ay tumatayong nominee number 2 po. Kaya po tayo ay titindig din sa Kongreso upang tayo po ay makibahagi o makibalangkasan sa ating mga batas, no? Na gumawa rin ng batas at magpatupad ng batas at mga batas na nakakaaya ito na nararapat para po sa ating tambayan ng Pilipino, no? So ang ating gagawin pong batas ay yung isang malaking makakatulong na ito ay sisikapin po natin na makamtan ng ating sambayang Pilipino. So, bakit po Maharlika Party List ang ipinangalan niyo sa inyong party? Actually po, ang Maharlika po ay ako po ay isang hindi ko rin po maintindihan po ang aking buhay. So, may mga tao pong nasa likod ko ang tinatawag po ng mga gabay o mga ito po ako yung kinikilabutan ko. Meron po tayong tinatawag na parang mission, vision, no, na ipinatutupad po sa atin. So kaya po ito ay aking naisip at ibinigay sa isipan ko ang Maharlika, no. So hindi ko po alam din sa sarili ko kung bakit itong Maharlika ang ibinigay sa akin. So dahil sa Maharlika, ang alam ko po sa Maharlika ay isang marangal na mahal na marangal at ang likha ay tayo mga Pilipino. So, kaya po doon po natin ibinabase yung ating ginagawa po, isang marangal na partido na uupo po sa legislative o sa kongreso o sa senate po, o by 2028 po, sana po ay marating po natin ang plano at pangarap natin na pag nasa atin manggaling ang isang pangulo ng bansang Pilipinas. Mensahe niyo na lang po sa mga sambayan ng Pilipino. Kayo po mga sambayan ng Pilipino, nandito po kami mga grupo ng Partido Maharlika. Isang grupo po ito na ating hinanap. Hinanap po tayo ng ating mga senador, nakusap po silang tumawid sa ating tahanan ng Partido Maharlika. Na ito po ay likas na hindi mga dynasty, no? May mga adikain, may mga layunin po sa bansang Pilipinas, sa bansang Pilipinas. Na alam po natin na malinis ang hangarin sa ating mga sambayanan. So, yun po, pinakikusap ko po, no? At tingnan niyo po ang lakad at laban ng Partido Maharlika. So, wag na po tayo tumingin doon sa mga dynasty o sa mga mayayaman na politiko na nagagamit po tayo. Ang isipin po natin ang kapakanan natin lahat. Yung at tayo ang mahihirap. Marami po tayong mahihirap na nagdudusa. Eka nga po ay tayo nakagapos, no, sa kahirapan. Kaya po ang ideolohiya po ng ating Partido Maharlika ay isang kalayaan sa kahirapan po. Lalaban po tayo para sa kalayaan po ng ating kahirapan, ng ating bansa.